for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-online passport appointment dito sa Hong Kong. So, ayan po. Kung gusto nyo mag-drop in, punta lang kayo dyan sa address na yan. Ihulog nyo sa box. Pero kung online passport appointment, eto po ituturo ko sa inyo kung paano. So, first, punta kayo sa inyong Google Chrome. I-search nyo ang hongkong.passport.gov.ph. So, yan. Nakita nyo po si screen sa taas. Search nyo lang yon para sa pag-online appointment. So, ito, medyo tinignan ko yung mga requirements, pero hindi naman ito yung requirements dito sa Hong Kong. So, punta tayo sa hongkong.passport.gov.ph and then click natin schedule an appointment. And then, makikita nyo dyan, scroll nyo lang. Makikita nyo yung box dun sa may red, i-click. I-check nyo lang yon, click nyo, and then ilagay nyo yung inyong email address. 2 times nyo ilalagay. Kailangan yung email address nyo is active, nabubuksan nyo. After nyo mailagay yung email address nyo ng 2 times, make sure na walang mali. After 5 to 10 minutes, tignan nyo yung inyong email, may makikita kayo na message galing sa DFA. So, ayan, 3 minutes lang na-receive ko na yung message ng DFA. So, ayan, DFA Passport Appointment System. Email confirmation. Kaya dapat yung email address na ilalagay nyo is active na open nyo sa inyong phone. Tapos, makikita nyo, click this link. I-click nyo lang po yan. At, magpipill up na tayo ng form para sa ating online passport appointment. Make sure na yung ilalagay nyo ditong info is lahat correct. Walang mali. So, eto. Siguro iba nagtataka bakit hindi sila makapag-appointment sa date na gusto nila. Kagaya ko nung una, ayan o, kita nyo. Pili ako ng pili ng November. Pinipili ko is Sunday. So, akala ko, hindi pwedeng mag-appointment ng Sunday kasi bakit ganun? Walang lumalabas. Ganyan lang siya. Sabi ko, bakit wala yung gusto ko? Ganyan lang. So, yun, napansin ko, makikita nyo yung earliest available appointment. December 28, 2020. Hindi ko siya agad napansin. Kaya, kung ano-ano pa yung pinindot ko. Ibig sabihin po niyan, makakapag-appointment kayo starting December 28, 2020. Kaya hindi ako makapag-appointment, pinipili ko is November. So, ayan, nakita niyo December 28. Pinipili ako ng Sunday kaso medyo January na. So, doon na lang ako sa December 28. Mag-schedule ng appointment. Ayan, hindi ko pa pinipilit ko talaga yung gusto ko. Pero hindi ko talaga agad napansin yung December 28, 2020. So, ayan. Napansin ko na rin yun. December 28 na yung nilagay ko. December 28, 2020. Ayan, makikita nyo yung mga oras. 9 to 10. Ayan o, yung December 28 mismo ko, hindi ko agad siya napansin. So, makapag-schedule ka starting December 28 and so on. Then, pili tayo ng time. Kung anong time yung gusto mong magpunta. Kailangan ma-advance kayo ng about 30 minutes sa time na inyong ni-schedule. Kaya makikita nyo, 9 slots. Ibig sabihin, yung mga time na yon is pwede kayong mag-avail ng time na yan. Pwede kayo dyan sa kahit anong time na yan. Kasi may nagkalagay pa na 5 slots, 9 slots, 7 slots. So, ayan, ni-click ko yung 12 to 1 and then click nyo yung next. After nyo maklik yung next, yan na, makikita nyo na yung application. Click nyo renewal or
lost passport, and then click nyo yung information about yourself, your parents, mother, and so on. Kaya kailangan lang tama yung pag-fill up nyo. After nyo ma-fill up yan, sa dulo makikita nyo yung next. Click nyo lang ulit yung next. Parental, contact, and summary yung inyong kailangan fill upan. So make sure na tama lahat ng spelling. Kailangan hindi kayo magkamali. So yan, makikita nyo yung, yung dulo is. Ilagay nyo din yung telephone number, cellphone number nyo dito sa Hong Kong. Email address nyo na active at yung inyong complete address. Kailangan kumpleto, kailangan walang mali. Kasi doon nila ipapadala yung passport mo na bago. So yan, emergency contact person. So yan, double check nyo kung tama ba lahat ng nalagay nyo. Ayan, makikita nyo dyan. I-double check nyo yung address nyo, yung spelling nyo. Pag nakita nyo na tama na lahat, i-click nyo yung, checkan nyo yung I am not a robot at saka yung nasa taas pa ng I am aware that possession of passport is a privilege granted. Tapos ayan, basahin nyo din yung important notice. And then click nyo yung confirm. After nyo maklik yung confirm, may mag-i-email ulit sa inyong email address. Tapos ayan, makikita nyo. Okay na, successful na. Tapos ayan yung form. Kailangan nyo yung ipaprint. Yan, yan yung form na kailangan nyo ipaprint at kailangan nyo dalahin sa inyong appointment day. Kung mabait yung amo nyo, pwede nyo i-download. Gagamit kayo ng Google Drive para ma-download nyo yan. And then, ipaprint nyo sa printer nila. Or sa mga, hindi ko alam kung saan dito meron pa mga printing ganyan. So, ito yung kakailangan nating envelope. Brown envelope. Kailangan may dala tayo nyan. Pag nagpunta tayo sa ating appointment day. At saka $32 stamp. Ayan yung address na ating DFA. So, make sure lang po, paalala lang na dapat tama yung address nyo, yung email address, at saka yung cellphone number. Kailangan wala kayong mali kasi yung bagong passport nyo ay ipapadala sa address na nilagay nyo. Kaya dapat wala kayong mali. Okay. Salamat sa panonood. Huwag nyo pong kalimutang i-like at subscribe for more videos. Bye-bye.